sabi ko, salary standardization across the board. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa pati sa mga probinsya. Tambak-tambak dito mga tao sa Maynila dahil dito yung opportunity, nandito yung trabaho, nandito yung, saka mataas ang sweldo dito kaysa probinsya. Naniniwala si Senator Manny Pacquiao na ang pagkakaroon ng pantay-pantay na minimum wage sa mga manggagawa sa buong bansa ang solusyon upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga tao sa Metro Manila. Ayon sa presidential candidate, mahalaga ang salary standardization upang magkaroon ng kaparehong kita ang mga manggagawa sa probinsya na kagaya ng sinusweldo ng mga taga-Maynila. Batay sa kasalukuyang sistema, mas malaki ang minimum wage na natatanggap ng mga manggagawa sa Metro Manila kumpara sa mga nasa probinsya. Kung maisasakatuparan ang salary standardization, ipinunto ni Senator Pacquiao na magkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad sa trabaho ang mga manggagawa kahit ang mga nasa probinsya at maiiwasan anya ang kahirapan. Sinabi rin nito na isa sa maaari niyang gawin sakaling mahalal na presidente ng Pilipinas ay ibaba ang ipinapataw na buwis sa mga negosyo at kumpanya upang madagdagan sila ng pondo na ipapasweldo sa mga manggagawa. Sa pamamagitan rin nito, kumpiyansa ang opisyal na makakaengganyo ito ng mas maraming investors na mamumuhunan hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga probinsya. Ang importante siguro dyan, ang gobyerno mag-adjust. Ang gobyerno natin mag-adjust para sa saan ng paraan, doon natin babawiin para babawiin natin sa taxes. Baba natin yung taxes para hindi na sila mahirapan. Na instead na ibabayad nila sa taxes, ay isisweldo nila doon sa mga trabahante nila. Kanina personal na pinuntahan ng Team Pacquiao ang Balintawak Market at Farmers Cubao sa Quezon City para sa pagpapatuloy ng kanyang pangangampanya. Dito sa Balintawak Market, sinubukang mamalengke kanina ni Presidential Candidate Manny Pacquiao. Ayon sa kandidato, ginawa niya ito para personal na malaman ang presyo ng mga bilihin kung sumasapat ito sa kinikita ng isang manggagawa na sumasahod ng minimum wage. Batay sa kanyang naging obserbasyon, mahirap ng pagkasyahin ang 5,000 pisong budget para sa isang buwang pangangailangan ng isang pamilya. May natira po dito dalawang piso. Isang buwan na pagkain, mahirapan siguro ang isang pamilya. Kung dalawang anak, nasa apat sila kakain, mukhang mahirapan yung isang buwan. Sa presyo ng mga bilihin ngayon, parang mahirapan sila na makasurvive sa isang buwan kung walang ibang income. Mula sa 5,000 pisong budget, nakabili si Pacquiao ng ilang kilo ng bigas, gulay, isda at prutas sa palengke. Samantala, nangako rin ito na kung siya ang magiging susunod na presidente, isa sa kanyang tututukan ang pagpapalakas ng local industry sa produksyon ng mga pangunahing produkto upang hindi nakapusin ng supply ng pagkain ang Pilipinas. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.